Hi, Mysticals! I'm selling some of my pre-loved tarot and oracle decks. These are authentic and original, definitely in great condition with complete box and guidebook. Check them out on my online shop, MysticQueenPH. And also, if you want to manifest your desires like abundance, love, protection, and healing, go ahead and check out my power bracelets. You can choose a specific bracelet that would help you align your energies to manifest your desires. It comes with a cute pouch, an instruction leaflet, and an extra string for future use. The link to my online shop is in the description. Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong August 1 to 15, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And just a reminder, Gemini, that you have the power to create your own reality. So, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Okay? So, let's see, Gemini, what's up? August 1 to 15. You have the Ace of Wands. This is a new beginning, an inspiring new beginning. This can be a new creative idea. Iba sa inyo, merong travel opportunities ngayong August. So, pwedeng sa ano yan, work-related. You also have the High Priestess, Dreams, Wisdom. Okay? Tignan natin, Death Card. Ooh, new. This is a new beginning talaga for some of you. Pero, no, itong new beginning na to, manggagaling siya sa isang nag-end. Oo. Or meron kailangang mag-end bago magsimula, may magsimula. So, some of you maaring may experience kayo na kailangan matapos na part ng buhay ninyo, like a career or a relationship, no, to end para magkaroon ng new opportunities for you. And I think yung iba sa inyo, no, with the High Priestess card here, so it seems na alam nyo na, no, nararamdaman nyo na na things need to end para makapagsimula kayo. So, this can be yung job-related na meron kang trabaho na kailangang iwanan para makapagsimula ka ng bago. No? This can be sa ibang bansa or yung iba, pwedeng business-related to na gusto nyo magkaroon ng kalayaan na magawa ang inyong mga plano sa buhay. No? Oo, with the Nine of Wands, hindi siya magiging madali para sa inyo. Pero, kaya nyo siya, no? With the Nine of Wands. Kasi you have support around you. Yung mga taong handang tumulong sa'yo. May mga limitations, of course. Pero nasa sa'yo yan kung paano mo siya tutuklasin. Oo, aalamin. So, depende na yan sa navigation mo. But definitely, this is an exciting new beginning for you. Na kailangan mo rin, kailangan mo maging open dito sa new beginnings na to kasi this is going to transform your life like a new version of yourself. This is a better version of yourself. Like a few years ago, iba ka kesa sa sitwasyon mo ngayon. And after this transformation moving forward, mas makikita mo na mas may nagbago for the better yung buhay mo. You have the Three of Swords. Oh, may healing dito. Ooh, okay. And then Seven of Swords and a Four of Wands. Okay, so Gemini, okay, yung iba sa inyo rito, merong kailangang, pwede meron kayong na-experience na heartbreak, no, from someone. Dahil sa trust issues, may panloloko, okay? Yung iba sa inyo, nagtitiis kayo sa ganong sitwasyon, relationship, pwedeng family member to, no? But, ano to eh, like what I mentioned kanina, aware na kayo eh. Alam nyo na kailangan may mag-end. And ngayong August, you are going to accept that, no? You are going to deal with this heartbreak dahil alam mo na itong heartbreak na to, itong ending na to, is going to prepare you for a new experience, a new opportunity, a new chapter ng buhay mo. And, you know,
ganun talaga eh. May mga pagka-hot-on talaga kasi na kailangan nating ramdamin yung pain or ma-experience yung pain to become stronger. Okay? And after that, you will be able to bounce back again with the Four of Wands, no? This is good for you. This is like a blessing in disguise. Example, kailangan may mawalang trabaho para makapagsimula ka na or may ma-discover ka na bagong opportunity sa career mo. Kasi kung hindi mawala yung trabaho na yon, hindi ka magta-try sumubok ng iba. Ganon. Okay? Yung iba naman, pwede itong related sa relationship. Meron kasi ditong dishonesty. Mm-mm. So, maaaring yung iba sa inyo nasa relationship sitwasyon na paulit-ulit na lang, hindi naaayos yung problema. Nagiging cycle yung problema. So, you are about to break the cycle. Pero, syempre, masasaktan ka pag break mo yung cycle na yun. But, at least, hindi na siya paulit-ulit na mangyayari. You also have regeneration. So, mas makakuha ka ng lakas dito. After the challenge, no? Magkakaroon ka ng lakas. You will be able to regenerate. You're going to recover from this, no? Kumbaga, ngayong August man siya mangyari, same month, you will also experience rebuilding. Recovery and rebuilding, no, with the building blocks here. So it's time for you to make a change and be open to building a new life, a new opportunity for you, Gemini. So let's see what else. Pisces, sensitize. So ang Pisces is also related sa ano to? Imagination, sa inyong creativity. So, mas mag-heightened rin yung inyong intuition na ang imagination nyo. That's why you will also be more creative. Eighth house mystery. Meron kang i-discover na mystery or secret. So, I think itong secret na to, maaring maging dahilan kung bakit magkakaroon ng heartbreak sa'yo. Because you feel like you were betrayed by someone na close to your heart. Mm-mm. Yeah, 12th house introspection. May pagka-spiritual yung mangyayari sa inyo, Gemini. Ano, yung energies around you. It's like you will experience challenges because meron tong gagawing spiritual transformation sa inyo. Okay? That will lead to a new you, na bagong ikaw, someone na may bagong pananaw sa buhay. Mas seryoso sa buhay. You will be taken care of in difficult times. Oh, Gemini, kahit na difficult times to, meron at meron pa rin mga tao sa paligid mo na handang tumulong sa'yo, alagaan ka, asikasuhin ka, i-comfort ka. Okay? Hard work ahead. Ayan. So, yung iba sa inyo, magpo-focus na lang muna sa trabaho, sa mga kailangan nyong i-accomplish ngayong August para malibang-libang kayo, no? Lalo na kung ito ay inyong mararanasan ng mga challenging situation, mga transformational events sa inyong life. Money or prosperity through an inheritance, winning or windfall. Uy! Okay, yung iba sa inyo merong makukuhang mana. O, yung iba nakikita ko rito, mana from a death of a loved one. No? Yung tipong may pamana sa'yo yung lolo at lola mo, ganun. Or may panalo, mananalo ka. O, may new home. Yung iba sa inyo may bagong bahay, lilipat ng bagong bahay. O, this makes sense with the Four of Wands. Oo, I think yung iba sa inyo, itong Three of Swords energy na to is leaving a house, no? Meron kayong iiwan ng bahay na naging malapit na rin sa inyo, na matagal kayong tumira dyan. So, syempre, sentimental yan sa inyo. But you need to make some changes. So, yung iba, ang change na yan is a new home, paglipat ng bagong bahay. So, there's romance, celebration, party. Yung iba, maaring ikakasal, no? Or may party sa family ninyo na kailangan yung atinan.
There are some forces working against you. So protect your energies, Gemini. Always cleanse energies and wear protection bracelets. So kung interesado kayo dyan, link on the description. Oh, my wealth. Ang ganda naman. Kayamanan. Yan. So isa ito sa magiging theme or tema ng inyong August to focus on your money, your finances, building wealth. Okay? Kaya siguro may mga taong forces working against you dahil they want a piece of your pie, a slice of your cake. Okay? So be careful in dealing with people. You make sure na mapagkakatiwalaan sila. So that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.